Magsitayo po ang lahat. Buksan aking puso't isipan ang salansang may aming binikinala at awarin yari kasalanan. Ako'y kamahal na mahal kong Diyos sang ngayon sa sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabakagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dumudulog kami sa iyong pagmamahal upang kaming nagsisipag bagong buhay at gumagawa ng kabutihan ay mamalaging wakas sa pagsunod sa iyong mga utos at ang pagkabukay ng aming manunubos ay maipagdiwang namin ng mataos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon,
sinabi ng Panginoon kay Moises, balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inalis mo sa Ehipto, naroon at nagpapakasama. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila'y iyon ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ng isang malaking bansa. Nagsumamo si Moises sa Panginoon, huwag po, huwag ninyong lilipulin ang mga taong inalis ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Ehipso na ang mga Israelita'y inalis ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila'y pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupaing ipinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ng Panginoon ang balak na paglipol sa mga Israelita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis, ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang pasya ng Diyos sa kanila'y lipulin pagdaka, agad na dumulog sa puon si Moises na magitan siya. At hindi natuloy yaong kapasihan na lipulin sila. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Magsitayo po ang lahat. Sanlibutan ng Diyos ay kaya na lamang kanyang anak ipinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, kung
ako lamang ang nagpapatutuo tungkol sa akin sarili. Huwag ninyong tanggapin. Ngunit may ibang nagpapatutuo tungkol sa akin. At totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan, hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag doon. At kayo ay sandaling nasiyakan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap, iyan ang nagpapatotoo na ako ay sinugo niya. At ang Ama na nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailanman ay hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniniwala na doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo ay magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao. Ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya ay inyong tatanggapin. Ang humahangad, ang hinahangad ninyo ay ang parangal ng isa't isa at hindi ang parangal na nanggagaling sa iisang Diyos. Paano kayong makapaniwala
Huwag ninyong isipin, ako ang magsasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako ay paniniwalaan din sana ninyo, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sulat niya, paano ninyo paniniwalaan ang mga sinasabi ko? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ang isinasaad po ng ating Ebanghelyo ngayong umaga, si Jesus ay ang Mesaya na isinugo ng Diyos Ama dito sa lupa para ituro sa atin kung ano ang dapat natin gawin at kung ano ang dapat natin huwag gawin upang ang buhay natin dito sa lupa magiging maayos, mapayapa, at maganda. At para pagkatapos ng ating buhay sa lupa, langit ang ating tugo. Kaya tanggapin natin ang ating Panginoon. Lahat ng kanyang itinuturo, isagawa natin sa ating buhay. Siya ang padala ng Diyos Ama dito sa lupa para sa ating kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Madalas ay lumilikis tayo sa daan ng Panginoon. Humingi tayo sa Kanya ng lakas upang makapamukay tayo nang may pananampalataya. Ang ating tugon, Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga Kristiyano sa lahat ng dako, naway manalangin ng higit na mataimtim sa panahong ito ng Kwaresma, manalangin tayo. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga walang pananampalataya, naway makinig sa salita ng Diyos upang sila ay maligtas, manalangin tayo. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga kasalukuyang kaguluhan sa simbahan, naway malutas sa paglago ng pananampalataya, manalangin tayo. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga may hirap, may sakit,
at mga may kapansanan, naway madama ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay, sa pagtataguyod ng kanilang mga pamilya at kaibigan, manalangin tayo. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang hayagan naming aminin ang aming pananampalataya sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin, lumikha ang aming pag-aakin ng mga alay na ito. Kami nawa ay dalisayin sa aming kahinaan at patibayin nawa sa iyong kakayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mo na kami ay bubuti, isinubo mo si Jesucristo upang pangulagan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinakayag ng iyong anak ang iyong kalooban
na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inikakandog ang pagkakataon na aming maisaluob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo ay lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukol ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon
ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lakat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birgen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lakat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lakad ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakad ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakad ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Maraming salamat po. Itanggal nang nawala, ang apoy ay nanghina. Init ng pag-ibig, dahang-dahan ng lamig.
Inis ng panahon, ang pangako'y nalimutan. Puso na inalay ay binabi ng mali. Nagbabalik loob ako sa'yo. Pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, ugasan mo, palitan ang aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Nagbabalik loob ako sa'yo. Nagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, ugasan mo, palitan ang aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Paalaala, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinaupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin natin ang physical distancing sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmakal, ang tinanggap namin na banal na pakikinabang ay siya nawang magpalakamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At magpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayo mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangan na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nazareno, dinaranan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Magsiupo muna po ang lahat at hintayin banggitin ang kulay ng inyong inuupuan bago po tayo lumabas ng simbahan. Maaari na pong tumayo at lumabas ang lahat na nakaupo sa berde at pulang upuan.